sapin ako. Napakasarap. Talagang pang-model. Ay! Mga ka-brunch! Tada! Tara na at pag-usapan ng iba't ibang klaseng emosyon. Kaya naman, ipinatawag namin kayong lahat dito sa aming punong tanggapan kung saan anuman ang inyong pinagdaraanan, tanggap namin yan. Ayan, kaya naman, sama-sama nating pag-usapan ang iba't ibang klaseng tampo, irita, mood swings, o anumang uri ng sumpo. That is right. What? Just like this coffee. Wow. That's right. Dahil dito sa aming headquarters, lahat ng feelings ay valid. Sa ating mas bago, mas pinatapang, wow. Pero mas may puso na Sumpungan HQ! Tanggapan ng sumpungan! Napaka-suwabe. Suwabe, parang yung kape, no? Yes. Suwabe. Suwabe. At tuloy-tuloy lang ang pakikisausaw sa Sumpungan HQ. Iscan ang QR code o magpunta sa pie.com.ph/join o mag-tweet ng hashtag Barangay Pie Silog habang kayo ay nagtitimpla nitong creamy coffee. Wow! Na nga mga kabranskada, habang nagtitimpla kayo, makareact na rin po kayo sa amin gamit ang mga egg pie emojis na lalabas sa inyong mga screen. Nakakatakot talaga yung lumalabas sa inyong mga screen. Ang tapang naman nun. Pero iba pa rin ang tapang ng ating Sumpungan HQ Coffee. Wow! At syempre, tignan natin kung matapang din ba ang ating sinusumpong ngayong araw. Kaya naman guys, panoorin natin to. Over there! Over there! Out and nag-message ulit. Asking me kung how much yung rate ko, parang ganon. It really was an indecent proposal. In return of yung sasama ka sa kanila to have sex, sobrang outright ng mga sabi nila, how much is your rate for one night sex? Wag naman nilang gawin yon sa lahat lang ng babae porket nakita nilang type nila or nagandahan sila, okay lang yun eh, mag-admire sila. Pero yung magsisend ka ng parang kabastusan and mga indecent proposal na hindi maganda, parang nakaka-degrade naman yun. Parang yung mundo natin right now with the social media, sobrang nakakatakot. Oh! Galit si Mayor dyan. Mm-hmm. Totoo naman yan. Galing ako sa mga ganyan. Patay yung ano, butiki. Ay, oo nga. Sorry ka. Eh, kayo ba? Teka, gilid kayo girls ha. Ikaw ba, Tol? May experience ka bang ganyan? Anong tawag nga doon? Yung indecent? Proposal. Ano, proposal. Yeah. Ano nga? Marami actually akong ano, ganyang experience. Nag-message sila, tapos nag-aaya sila ng lunch or dinner, tapos bibigyan ka nila ng presyo. Mm. Yung sa akin niya, parang nag-presyo sila parang 500. Wow. Lunch lang daw talaga. Sa mo ginastos yung pera? Sa mo ginastos? Masarap yung kinain na... Hindi ko pumayag doon. Ayan. Pero ito, dumiretso na tayo sa ating sinusumpong. Yeah. Para malaman na rin natin kung ano ang buong kwento, papasukin na natin sa ating tanggapan ang sinusumpong for today, 34-year-old freelance model galing sa Makati City, Eve Luna Arellano. Good morning po. Ayan. Good morning, Eve. Wow! Ang fresh naman. Oo, talaga namang... Magandang umaga. Eve yung pangalan niya, pero nabibigay siya ng liwanag sa umaga. Tanungin natin, anong gusto niya itawag natin sa kanya? Eve, Luna, ano bang nickname mo? Arellano. Genevieve kasi yung full name ko, so Eve yung nickname ko. Eve! Ah, Genevieve! Ang ganda nga ni Eve! Ang ganda mo! May ipakwento mo na muna ulit yung show. Ay, oo. Kumadistruct. Kumadistruct si Mayor. Mayor, katalakot si Mayor. Ito na nga, magtatrabaho na nga. Eve, pwede bang ikwento mo yung buod ng iyong sumpong para mapagkwentuhan na natin? At unang-una, Eve, kailan nagsimula ikaw nakatanggap ng mga ganitong mga messages, mga ganitong indecent proposals? Actually, nagsimula po ito, 18 pa lang ako eh. Oh.
Kasi side hustle ko yung pagiging model. Habang nag-nursing student ako, pinag-aaral ko kasi sarili ko. Yes. So, kapag merong events, meron akong experience one time na personally niya akong tinanong. So, magkano ako? Nilapitan niya ako sa event. Nung nangyari yon, ano ang ginawa mo at anong sinabi mo dun sa taong lumapit sa'yo at tinanong ka? So, syempre, at the time, parang baguhan ako dun sa industriya and ang bata ko pa, so newbie pa ako. Medyo nagulat ako. Hindi ko alam kung mag-know pa ako kasi at the time, hindi ako marunong mag-know, hindi ako marunong lumaban, or hindi ako marunong mag-speak up. Yun. So, natakot po ako at first. Pero hindi ko naman po talaga kayang gawin yun kasi isa akong disenteng babae, so ginagawa ko lang naman yun para mag-side hustle, magkaroon ng income para sa school ko. So, if ano, nakakagigil yung mga ganyang tao. Talagang, alam yung nakakapastos. Nakainis. Nagigigil. Galit tayo dyan! Pero, Eve, ano yung sinagot mo? Anong ginawa mo nun? Yung first time mo na-experience na may nag-offer sa'yo ng ganun? Nung first time, hindi ko alam po ano yung magiging reaction ko talaga kasi nagulat ako. Kasi ang bata ko pa po nun eh. Pero, nagawa ko po siyang mag-say no ng sa maayos na paraan na hindi po siya magagalit. Kasi isa po siya sa mga client namin. Ayun pa yun. So, baka alisan niya ako ng trabaho. Actually, so, yun yung mahirap. Actually, that is a form of sexual harassment. Because superior ito, nanganganib yung trabaho mo. Parang dangling a carrot sa'yo yan eh. Kung hindi mo gawin to, mawawalan ka ng work. So ano nararamdaman mo tuwing nangyayari sa'yo to, Eve? And sabi mo nga 18 pa lang nangyayari na siya. Ano yung mga ginagawa mong steps to parang push them away in a polite way? So, at first, naiinis po talaga ako. Sobrang sinusumpong ako. Nakakabwisit. Kasi matino kang babae. Bakit mo naman ako o-offera ng ganyan? Bakit nakaka-degrade kasi siya eh. And may time na nag-a-anxiety rin po ako. Kasi nung ang bata ko pa, hindi ko pa siya alam i-handle kung paano ko siya i-handle. So at first, naiinis ako. But eventually, natutunan ko po sila i-handle ng at the same time, hindi sila magagalit sa akin. So, parang, for example, kung sabi ko na lang na married na ako or I have a partner, may boyfriend po ako, ganun. Minsan nga, one time, naglagay pa ako ng wedding ring. Yung iba ganun na para lang, yes. Para lang makita, kunwari lang, nakasal na ako. But in reality, hindi. Maganda rin technique gawin mo yung uy, kilala ko mister mo. Kilala ko misis mo. Pero minsan, yung iba talaga persistent. Wala silang pakialam. Pero Eve, gusto ko malaman, no, sa mga people na nagaganyan sa'yo, meron ba pagkakataon na nawalan ka ng opportunity, job opportunity, o project dahil tumanggi ka? Yes po, meron. Actually, umalis ako sa work ko. And that's fine kasi alam ko naman sa sarili ko yung kakayanan ko bilang babae. Alam kong kaya ko magtrabaho ulit. Yes. Tsaka yung pag-alis ka sa trabaho, ang ibig sabihin nun, hindi natigil yung ganong sistema nung kumakausap sa kanya ng gano'n. Dixit alamak talaga yan eh. Nasa sa'yo yan kung paano mo sila i-deflect. Pero Eve, meron ba pagkakataon na nag-report ka? Ini-report mo tong mga taong to na gumaganyan sa'yo? Meron po one time. Kaso ang sinabi sa'kin, actually, pero this month po hindi po to sa Pilipinas. Sa ibang bansa. Ang sabi sa'kin, mawawalan lang ako ng pera, matatalo lang po ako sa korte kasi that kind of harassment, meron po siyang physical, nag-attempt siya. While lang naka-uniform po ako and siya rin po, staff din po siya dun sa same company. Yes. So, hindi mo ni-report yun? Hindi mo ni-report ko po because I was crying, parang nag-breakdown ako, gusto ko na umuwi ng Pilipinas, bakit gano'y nangyari sa'kin, gano'n. Ni-report ko pero sabi nila na wala pong mangyayari sa akin. Mawawalan lang ako ng pera kapag ni-report ko siya. Tapos hindi po ako mananalo sa korte. Baka ako pa po yung
mabaliktad, sabi nung company. Yan yung power play hindi kasi nila. Hindi nila po Oo. That's so unfair. And that is the most unfair thing na tinatakot ka pa nila and tinitreaten ka nila na ikaw feeling mo wala kang laban. Yeah. Pero in fact, may laban ka if you have proof. But then, nga, gagawin kasi nila, papaikutin nila yung ulo mo na wala, you're helpless. Mm. Nag-resign po ako and yun po, umuwi ng Pilipinas. Eve, karamihan ba nung mga gumagawa nito o nagsasabi sa'yo ng mga ganyan, mga kakilala mong personal o mga hindi mo kilalang tao? Ito recently po, na-run ko sa social media ko. Hindi ko siya kilala, pero paulit-ulit siya. Kasi sometimes, ngayon since medyo tumanda na ako, tanda na ako, natutunan ko na silang paano i-handle. Dinidedma ko na lang sila or binablock ko. Or wala, dinidedma ko na lang po yung mga ganong messages. So I have to post him and i-screenshot ko yung mga messages niya sa akin. To speak up. Yes. Kasi nakaka-degrade. So parang nakaka-ano nga siya sa akin ng anxiety. Minsan ayoko nang buksan yung mga messages kapag hindi ko kilala yung mga taong nag-message sa akin. Pero minsan, syempre trabaho naman yun, kailangan ko talagang buksan. So, pinost ko siya to send in awareness sa mga ibang kababaihan tulad ko na nakaka-experience ng ganun. Because I know po, sa ang dami kong mga kaibigan na babae with the same experience po kasi. So, I want them to speak up also. And gusto ko rin ma-aware sila dun sa mga nangyayari na pwede naman po tayong lumaban and magsalita. Yes. Oh. Hindi naman kapit babae tayo, we cannot do it. Diba? Eve, that's very brave of you, no? Kasi kung kaya nila gawin sa'yo yan at naging quiet ka lang, parang ano eh, kinocondone mo eh, ni-enable mo lang sila. Kasi pwede din nilang gawin to sa iba, hindi lang sa'yo. So these predators, try and try lang yan, gagawin nila sa iba't ibang mga babae. Kaya what you did is very brave and it's a lesson for other people to also stop and don't do this. Hindi tama yan. Oo. Kaya naman gusto kong malaman na galing kay Eve, no? Ano ang mensahe mo, Eve, dun sa mga taong nagpapadala o nag-i-initiate ng mga indecent proposal? Pero bago mo sagutin yan, Eve, pansamantala natin puputulin ang ating kwentuhan. Pero kami nangangako na aming babalikan si Eve para masimahin ang kanyang sumpo. Tama. At mas bibigyan pa natin ito ng makabuluhang usapan sa ating pagbabalik, kasama syempre ang ating sumpong hero. Yeah. Yes. Kaya abang-abang lang dito sa aming headquarters kung saan lahat ng feelings ay valid. Sa matapang na kwentuhan at may puso, chismisan na Sumpong at HQ! Tanggapan ng sumpong! Napakahusa. Galit pa kita ganyan. Ooh.